thing shopping. Read and build your own pets. Play mini games to earn rewards. And get a chance to win exciting prizes. Download Shopee now. Princess Rosette. Noong unang panahon, ang royal family ay may dalawang anak na sina Grey Prince at Little Prince. Sa kasamang balong, bigla umanaw ang hari at luna, kaya napag-desisyonan ng mga bispo na koronahan ang Grey Prince sa pinto ang trono. Mayroon silang napakagandang kabatid na babae, si Rosette. Siya ay may kinantuan nito at lahat ng nakakita sa kanya ay talagang nabibigat. Ngayon tayo na namamahala. Responsibilidad natin ang maghanap ng maliligaw ng ating kapatid. Tinanong nila si Rosette kung ano ang nagtituhan niya sa nais na maligaw sa kanya. Mataas ng araw si Rosette, kaya na siya'y tanungin. Ang sagot niya, hindi na atahayag ko na wala akong nais pakasalan kung hindi ang hari ng mga paborian. Mahal ko, kapatid, saan naman namin mahanap ang hari ng mga pika? Kayo na ang bahala roon, Little Nana's Day, pero wala na akong ibang pakakasalan kung sa kanya. Pinag-isip pa ng pag-ibu ng hari at prinsipe kung paano nila makahanap ang hari ng mahaligang babo. Naisip nila magpagawa ng nanawa ng prinsesa na talaga naman kabukha niya. At dahil wala akong ibang tatanggapin bilang mapapakasawa bukod sa hari ng mahaligang babo, sabay namin siya mahanapin. Sa ngayon, aalagaan mong mabuti ang ating kaharian. Maraming salamat sa pagsikap niyo, aking mga kapatid. Pinapangako kong aalagaan ko ng mabuti ang kaharian. Naglakbay ang hari at ang prinsipe ng napakadalo at nakarating sa mga lugar na hindi pa natatagdan ng marami. At tinanong nila sa lahat na nakakasalitan nila. Kilala niyo ba ang hari ng mahalig ng pabo? Ngunit walang nakakakilala dito. Sa wakas, nakarating sila ng dunog ng mga mahalig ng pabo sa dakong paroon. Kaya nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Nang palakas ng palakas ang tulog ng mga ito, napansin nila ang unti-unti silang napapaligo na nito. Nakarating sila sa isang lugar kung saan nakasuot ang mga lalaking kutay ng mga balahibo ng mga mahal ng bago. Di nagtagal at nakita rin nila ang hati na nasa isang minuto ang karuwahe na hinahatak ng mga mahal ng bago. Ikinatuwa ito ng hari at ng prinsipe. Paniguradong siya na ang hari ng mga maharligang pabo. Kausapin natin siya. Upang hindi kayo panalito, sino kayo? Kamahalan, ang kapatid ko ay isang hari tulad niyo. At ako naman ay isang prinsipe. Ito ang larawan ng aming kapatid na Prinsesa Rosette. Wala niyo ang aming nilakbay para ika'y hayain na siya'y pakasalan. Musilang din ba ang kanyang puso tulad ng kanyang minito ang buho? Mas musilang pa ang kanyang kalooban na mahalan? O sige, makakasalan ko siya. Ngunit babalaan ko kayo. Kung ang puso niya hindi kasing ginto ng kanyang buho, paparusahan ko kayo. Sumasang-ayon po kami dyan. Mabuti naman. Sige, magpahinga na kayo sa kwarto. Pinagtagang at makatanggap na sulat si Rosette mula sa kanyang mga kapatid na naglalahat na nahanap na nila ang hari at kinakailang na ilang magpipake para puntahan sila. Kasama ng sulat ang isang mapa. Naglakbay si Rosette kasama ang kanyang tagapaglingkod at ang anak ito. Sumakay sila sa bangka at naglakbay sa karagatan. Ngunit nang matuloy si Rosette, sinabi ng tagapaglingkod sa magbabangka. Gusto mo bang lumabas? Oo naman, gusto ko! Ibigyan ko na ng sita ang itong tabiya kung tutulungan mo ko itapo ng prinsesa si tatay. Pagkatapos, isusuot ko sa amok mo ang magdalo ng damit at lalahin natin sa hari ng mga mahalig ng pago. Nagumisip ang mga titong batya ang magbabaka at pupakit ito. Nagsama-sama ang tagapagkat ko ang kanyang anak at mamabaka. Pinapangan ng prinsesa at itinapon sa dagat. Kawa sa mga balahibo ang kama ng prinsesa, kaya napakalambot at napakagaan ito. Nang
pupuntang gamit ito sa dagat. Ibinanta ng dulo ka, prinsesa, na